Nais mo bang magkaroon ng gitara na hindi lang maganda ang tunog kundi abot kaya rin? Dito sa Wooden String Online Guitar Shop, nag-aalok kami ng mga gitara na perfecto para sa iyo. At hindi lang yan, nag-aalok din kami ng installment plans para mas madali mo nang maabot ang pangarap mong gitara. Mag-order na online at piliin ang payment plan na babagay sa iyo. Madali lang ang proseso at secure ang iyong transaction. Dahil ang musika, dapat walang hadlang. Bisitahin lamang ang aming Facebook page. Dito sa Wooden Strings, express your feelings by picking. Yo, what's up guys? Welcome back again to my channel. This is Jambayan. So, for today's tutorial ay pag-aralan naman natin itong Paano Na Kaya by Bugoy Drelon. So, ito yung version nila sa Wish 107.5. So, reminder lang guys, for intermediate and advanced na yung tutorial natin ngayon. Pero papadaliin na lang natin yung mga ibang parts ng kanta para masundan nyo kaagad, no? May tab naman tayo dyan sa screen, sundan nyo na lang yon. So, yeah, let's jump right into it. So, here's the chord para sa intro natin, yan. At ganito naman yung gagawin nyo na plucking pattern sa intro. So, i-play muna natin siya. Hammer on yung 3rd string sa 2nd fret. Sundan siya ng 2nd string, hammer on sa 1st fret. Yan. Then G, play natin yung 6th string and 2nd string na magkasabay. Yan. Let. Tapos, sundan natin ng 4th string open. Tapos yun ulit, yung melody. Tapos G over B na yun. So, bass note ulit ng 2nd string, yung bass note nandiyan na sa 2nd fret, 5th string na yan. Yan, ganyan siya. Ulit natin, meron tayong G and G over B. Tapos, yan, susundan natin siya ng hammer on ulit na 3rd string. Tapos, yung 2nd string open. Open lang yun guys. Then, diretso na tayo dito sa C add 9. So, bass note again. Then, 2nd string at the same time. Then, 2nd string ulit. Tapos, 1st string sa una, nasa 3rd fret siya. Then, i-move nyo sa 2nd fret. Yan. Then, yun. 3rd string and 2nd string lang yun. 2 times yung play yun. So, ulitin natin sa simula. Yun, kuha nyo ba? So, dito na tayo sa next chord. Dito sa G over B, so babalik lang tayo. Ang pattern dyan ay downward lang. So, 5th, 3rd, 2nd, then 1st string. Yun, ganun lang yun. Tapos A minor 7, G over B again. Tapos C sus 2, then B at 11. So, mukha lang mahirap yun guys, pero madali lang siya. So, sa E minor 7, play natin na magkakasabay itong tatlong string na to. 5th, 3rd, and 2nd string. Tapos, 3rd, 2nd, and 1st string. So, pag na-play nyo na itong 1st string, i-move nyo na siya ngayon dito sa 3rd fret, no? So, yung pinky yung ilagay nyo dyan. Pwede rin naman ito, yung ring. Let. Tapos, so, sa G over B ulit, babalik na naman tayo. So, once na play nyo na to, yan, i-move nyo ngayon itong ring or yung pinky dyan sa 2nd string, 3rd fret. Tapos, downward lang, ulitin lang natin yung pattern kagunina sa G over B. So, again, A minor. Yan. Tapos,
sa C. So, ganito yung finger position. Third, then, fourth. Lagay nyo na lang yung pinky nyo dyan. Kung nahirapan kayo sa ganyan position, pwede rin naman ganito. Ayan. So, third, fourth, open, then third. So, ang pattern ay down, then up. Puha. Tapos, ayan. Pwede natin i-hold na lang itong last chord natin, D adol. So, ganun lang easy yun. So, start tayo ulit sa A minor 7, D over B, C suspended, so, bagalan natin, start ulit tayo sa simula para masundan yung mahigit. Let's go! Start na tayo dito sa verse niya. Pag-aralan muna natin itong unang part para madali lang, no? Dito sa unang part, binubuo siya ng mga chord na G, G over B. Alam niyo yan. Then E minor 7, D over F sharp. Tapos another G na naman yun. Tapos dalawang passing chord na A minor 7, then another G slash B. Yan, no? Panagasukan. Then, E minor 7. Tap nyo lang, magkakasabay yan. Apat na string yan. Passing chord, D over F sharp. Then, another G. Dito sa G ulit, ay play natin yung bass. Fourth and third string lang. So, ganun lang siya. Ang gusto nito. Tapos dito sa E minor 7, then another G over B. Ayun lang ulit, play lang natin yung apat na string niya. Yun. So, kantayin natin. Paano nga ba napasukan ang gusto na ito? Dito na tayo sa second line. So, mag-start lang tayo dito sa C major 7 sus 2. Ayan. So, bar, 4th string, 5th fret, 3rd string, 4th fret. Next, itong F sharp minor 7. So, 2nd, mute, 2nd, then 2nd. Tapos, B minor 7 flat 5. So, 2nd, 3rd, 2nd, then 3rd. E minor 9, parang shape lang ng E minor 7, but tataas nyo lang 2 frets. 1, 2. So, 6, and huwag nyo nang i-play yung 5th string, 4th, 3rd, and 7th string. Tapos meron din tayo D minor 7. Yan, alam nyo na yan siguro. Madali na sa inyo yan. Then, itong G7. Dito sa G7, pwede siyang palitan na mas madali. G. Or kung gusto nyo gayain o sundan yung tab ay ito lang. Third, mute, third, fourth, and third. So, focus muna tayo dyan sa part niya. Pattern ay downward. Tapos, susundan nyo na siya ng first string. Tapos na yun. First, second, and third. Then, sa F sharp minor 7, yun lang pipay nyo yung bass, 4th and 3rd. Tapos yung passing chord niya, downward lang. Hold nyo lang siya. Then sa E minor 9. Left. D minor 7. G7. Ending part.
C major 7. Yan ang flaming pattern, pababa lang siya. Tapos B minor 7. Oh, oh. A minor 7. Yan, meron siya. Pull off, no? Tapos, upward lang. Then, D at 11. Play nyo lang yung apat na string na yan. Magkakasabay. Then, back to G over B. Yeah. So, yung ending part, play natin. Oh, oh. Yeah. So, yun yung first part ng verse natin. So, simulan natin sa umpisa. So, kantayin natin. Let's go. So, pag-aralan naman natin guys, itong second part ng verse natin. So, yung start ng chord niya na G. So, switch tayo. Palitan natin siya ng C at 9. Tapos, dito sa part na to, pagkatapos ng F sharp minor 7, di ba? Meron tayong B minor 7 flat 5. So, yung B minor 7 flat 5 na yan, papalitan din natin siya ng B7. So, second, first, second, then, open. Then, sa dulo niya, pagkatapos na itong E minor 7, diba? May D at 11 tayo sa unang part. So, itong D at 11 na to, change chord ulit tayo. Palitan natin siya ng D7 sharp 11 naman ngayon. Yan. Open, second, first, then third. Itong pinky. So, magiging pattern dyan sa last chord ngayon ay play natin yung fourth, third, and seventh string at the same time. Tapos susundan niya siya ng third, second, and first string. Yun on. Kuha niyo ba? So, play natin ulit itong second part sa simula. So we have two parts dito sa chorus natin. So, bali step by step ulit yung gagawin natin para madali nyo lang maintindihan na. So play muna natin itong unang part para alam nyo yung gagawin nyo mamaya. So, paano na kaya di sinasadya kahit matapat ang puso ko, it's sabi na mirami na kaibigan ko, ko pa. Ganun. So, dito sa G, ang pattern ay bass, 4th, 3rd, and 2nd string. Then, sundan natin siya ng 4th, 3rd, 2nd string. So, ganun. Downward lang. Paano na kaya isinasad? E minor 9, alam niya ito. Same pattern. Kayang magta. C suspended. So, let's call it C suspended na lang para mas madali, no? Ang pattern dyan ay magbabago. So, bass, 3rd, 2nd string, then 1st string. So, nasa 2nd fret yung 1st string natin. Ganun siya. Pagbaba lang din. Tapos, sundan natin ng 3rd, 2nd, then back to 3rd string. Now, after nyan, move tayo sa B minor 7, broken. So, same lang na ang pattern ng C suspended na to. Ang gagawin dyan sa B minor 7 na yan. Ulit natin sa simula. Paano na kaya isinasadya kahit magdapat ang puso? 3 minus 7. Yeah. A minus 7 naman tayo. Bakit sabi na mirami na? Yun. So, ang pattern doon ay ulitin lang natin yung ginawa natin dito sa G. So, ganun ulit. Q slash B. Bigan ko. Dito sa part na to, meron tayong dalawang variation. Sa una,
kung gusto niyong gayahin yung ginawa ng gitarista ni Dugoy, ganito yung ginawa niya. Get? Play ko lang itong E-7. Bakit sa kaibigan ko. Ganun. Bass, 3rd, 2nd. 1st string, 3rd fret. Pull off sa 2nd fret. Then another pull off. So naka-open na siya. Then, sundan siya ng upward na 2nd and 3rd string. Bakit sa dinami-rami ng kaibigan ko? Pa, then D at 11. Ganun na lang yung pattern din. Kung gusto nyong padalhin itong C na to, pwede natin siyang gawing yun ulit, yung C suspended 2 at sharp 11. Patulad ka ganina. Ganun lang ulit yung pattern. Okay. So start tayo from the beginning, babagalan ko lang. Paano na kaya isinasadya siyempre, dito na tayo guys sa second half ng chorus natin. So, kagaya ka ganina, play ko muna ulit siya. No? Let's go. Paano na kaya sinasadya ba't nahihiya ang puso ko sa hirap ng umikit sa isa kapitad puso ang nararamdaman paano kaya G, sinasadya, E minor 9, pag nahihil, C again, na ang puso ko, B minor 7, hirap na umibig sa isang Q over B, pagbigan, C, dito sa part ng C, pwede nyong ulitin ulit yung pattern ko ganina, or ito mas pinadali. After nun ay hindi natin replay yung D at 11 sa part na to. So babalik lang natin sa G slash E. Let. Downward. Tapos downward lang din dito sa E minor 7. So 6. String open. 4th string open. 3rd string open. Then yun pa rin. Huwag nyo lang i-remove yung ring finger dyan sa 3rd fret, 2nd string. Man. Then itong F major 7. So 1st, 3rd, 2nd, then 1st. So ang magiging pattern dyan ay 6th, 4th, 3rd, then 1st string open, then upward, 2nd and 3rd. Tapos yan, dito na natin i-play yung D at 11. So hold na lang natin siya. So again, bagalan lang natin itong 2nd half ng chorus. Ano na kaya sinasadya ba't nahihiya ang puso ko nang umibig sa isang kaibigan sa tiang nararamdaman paano na kaya. Then, dito na tayo sa interlude. Let's go! Start tayo sa C-add 9. Ganun yung pattern niya. So, bass, 3rd, 2nd string, 1st string, then 2nd and 1st string. So, magkasabay na yon. Tapos, i-move nyo tong index dyan sa 2nd fret at sa 1st string. Sundan nyo siya ng 2nd string, then B minor 7. So, ganun lang yung pattern doon. Again, E minor 7, then D. Ganun
pa rin. So, madali lang sa E7. So, fifth, third, and seventh string at the same time. Tapos D, fourth, third, second, then back to third string. Yan. Pagsamahin natin yung mga chord na yan. After ng D, move tayo sa G. A minus 7, G slash B. So, familiar yung pattern, no? Ginawa natin yan kaganina sa verse, diba? So, ganun lang. Yan. So, yan yung first part. Again, play natin sa simula. Dito na tayo sa second part ng interlude natin. So, play ko muna ulit. So, C major 7, bass, 4th, 3rd, tapos play natin at the same time yung 2nd and 1st string with the hammer on, yung 1st string sa 5th fret. Play nyo ulit ng magkasabay yung third and second string, hammer again. Yan na. Tapos F, sharp minor 11. So, ganito yung finger position niya. Yan. So, ang play nyo lang dyan, itong 6, 3rd, 2nd and 1st string. Yan. Tapos, susundan nyo siya na itong chord na to. Yan. So, i-move nyo lang yung 6th string sa 1st fret. Huwag nyo nang tanggalin itong ring finger. Tapos, i-add nyo itong pinky sa 3rd fret, 2nd string. Yun pa rin yung pipay nyo na string. Pito natin sa C major 7. Tapos, pin nyo itong 6th, 3rd and 2nd string. Tapos, susundan nyo siya ng 1st string na naka-open. Then, E minor 9. Yan. Sundan nyo na lang yung pattern sa screen. Ha? Next. Dito medyo tricky din tong part na to. So, D minor 7 siya. So, nakabroken lang yun. So, play lang natin yung 5th, 3rd and 6th string. Tapos, i-slide nyo tong pinky, no, yung second string, papunta dyan sa 6th fret. Tapos, sundan nyo siya ng 3rd string. Ano. Then, huwag nyo lang remove tong ring. Bar nyo na tong part na to. Tapos, play natin ulit yung bass, tapos 2nd and 1st string. Tapos, 3rd string ulit. Again. Dito na tayo guys sa last part niya. So, madali na lang yung gagawin niyo. No? So, ganito. So, back to C major 7. Fifth, fourth, third string. Tapos sabay ulit yung second and first string. Tapos yun pa rin. Third and second string sabay. Na may hammer. Yan. Tapos, B. So, move nyo lang itong middle sa 2nd string, 3rd fret. Tapos, yan. Buuin nyo na yung chord na B minor 7. Tapos, ganun yung pattern dyan. So, 5th, 4th, 3rd, 4th, and 3rd. Again. Kuha. Tapos, dito na tayo. Huwag nyo nang tanggalin itong middle, add nyo na lang itong ring sa baba niya, first string, first fret. So, bali, play natin ng sabay, then slide nyo siya pabunta sa 5th, then slide again back to 3rd fret. Tapos, A minor 7.
same ng pattern ka ganina. Downward, pull up, upward. D at 11, 2G slash B. So, ganun lang yung last part. Gawin natin. Meron na lang tayong second verse, another chorus, bridge, last chorus niya. Pagdating kasi sa last chorus yun guys, bago yung mga chord niya. No? So, makikita niyo yun mamaya. Then yung outro. So, pagdating naman kasi sa second verse, tsaka yung second chorus, ang gagawin niyo doon, ulitin niyo lang sa second verse yung second part ng unang verse natin. So, ganun lang yung mga chord doon. Tapos yun, yung second chorus. And after ng second chorus, ay ito na. Bago mag-bridge yun, may ginawa yung gitarista ni Bugoy doon na ganito. So, G lang siya. So, ganun yung ginawa niya. No? So, bass, fourth and third string. Tapos, play nyo itong third string again. Kasabay nyo itong second string sa first fret. Tapos, i-remove nyo lang siya. No? So, naka-open na ulit yung second string. Two times yun, let. Babalik nyo lang, tapos pull up. Then, downward lang, so move nyo na itong ring finger or yung pinky dyan sa 35 first thing. Again. Bridge, pasok tayo sa bridge. So, mag-start yung bridge natin guys dito sa A sharp. Then, meron din tayong G minor flat 6. So, ito medyo hirap to sa mga beginners dyan. Or, sabi ko kaganina, hindi to pang beginners. No? Or intermediate and advanced na tong kanta na to. So, third. Tapos yung fourth string nasa first fret. Tapos itong third string. Third fret lang din. And second string, fourth fret. Medyo nahirapan ko dyan. I-mute nyo na lang itong dalawang string na ito, yung 5th and 4th string. So, yun lang i-play nyo, yung 6th, 3rd and 7th string. Pero siyempre, sanay naman ako. Kaya yan, ganyan yung gagawin ko. Tapos, i-move nyo lang ng 2 frets up. Same shape, A minor flat 6 na yan. At kung sa ganito'y malamang. So, ganun lang yung pattern. Sana naman. Then, ito yung malapit sa part na yan. Tatanggalin nyo yung kapo, no? Okay, i-play natin. Next dyan, itong C minor 7. So, bar, second string, fourth fret, at fourth string, fifth fret. Tapos, F minor 7. So, bar again. Ito sa first fret. Tapos, fifth string sa third fret. So, ulitin natin. So, kung narin, nandito yung kapo, no? Parang hindi na tayo mayroon. At kung sa paningan ito'y malaman mo, sana naman. F minus 7. Puro downward lang gagawin natin. Mas madali. Tanggapin mo. Then, E suspended. Then, E. So, kung yung bahala kung anong pattern yung gagawin dyan sa dalawang chord na yan, sa dulo. Ganyan na lang ginawa ko para mas madali. So, after niyang bridge, pasok na ulit yung last chorus natin. So, let's go. So, play ko muna ulit itong bridge natin isa pang beses para matiming ko yung pagpasok ng last chorus. We go. Sa ganito'y malamang.
kaya sinasadya? First part muna tayo nitong last chorus, no? So, start tayo sa A add 9. So, gawala kayo ng A. Then, move nyo tong pinty or yung ring dyan sa 4th fret, 3rd string. Next, F sharp minor 7. So, 2, mute, 2, 2, open, open. And this is 2. So, makabar lang to sa 5th fret, itong ring and pinty, the 7th fret, 4th string, and 3rd string. C sharp minor 7. Alam nyo na yan. Tapos, meron din ulit na F sharp minor 7, 2, mu, 2, 2, tapos add yun na to. 2. Tapos, B minor 7, da, 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 da. Back to C sharp minor, D major 7, then E suspended. Open, 2, 2, 2, open, then E. Tama na kaya, di sinasadya. Yan, so D suspended. Yon. D minus 7. So E suspended to E, I, ganito, so 6, 5th, 4th, string nyo at the same time ulit in 4th and 3rd string, tapos yan, so move nyo na ito, 3rd string sa 1st fret, so nakain na siya, yan lang, so ulitin natin sa 1st part, paano na kaya, sinasadya, second part, babalik lang tayo. Kasusundan nyo na siya ng pattern na gano'n. Yan. Yan ang puso ko. Tapos sa part na to, after ng C sharp minor 7, mag-add tayo ng D minor 7. So, add nyo lang ng isang fret. Same shape lang. Tapos back to C sharp minor 7. F sharp minor. Tapos G. Ganun yung pattern doon. Medyo ginaya ko lang yung guitarista ni Buhay doon. So, sa G, 6, 3rd, string open. Pero string 3rd. Tapos itong first string sa 3rd fret, may pull off siya, no? And sa 2nd fret, open, tapos 2nd string, then you let yung first string open. Paano na kaya sinasadya? So, ang pattern doon ay ganito. So, play natin yung 6th string, open. Tapos, move nyo to. Yung ring sa 4th string, 4th fret. Tapos, itong 1st string sa 2nd fret. Play natin at the same time. Tapos, slide natin siya. Papunta sa 6th and 4th fret. Again. Yan. Tapos, na-slide na siya dyan. Play nyo yung 1st string, open. Then, 4th string and 3rd string ulit. Tapos ibalik nyo siya dito. Sa E,
So yung lang play nyo yung 6, 4, 3, and 7 strings. The same time. And that. Yan. Sabayan nyo ako, play natin ang buo itong last chorus natin bago tayo mag-outro. Let's go. Ano kayo? Sinasadya. And guys, dito na tayo sa outro. Siyempre, play ko muna ulit. Let's go. Start tayo dito sa D major 7, 5th, 4th, and 3rd string, no. Tapos, 1st string and 2nd string, hammer, no? Tapos, and move nyo yung middle sa 2nd string, 5th fret. Tapos gawin nyo na yung pattern na yan sa C sharp minor, descending and ascending lang ang pattern. Sa B minor naman, two times yung i-pull off, no? Yung middle, yung second string. So, bali, pi-play lang natin yung fifth, third, and second string. Nan, tan, tapos yung third string, second time. Nan, A. Yan. Pwede yung downward or play nyo na lang yung fifth and second string. Tapos sundan nyo siya ng fourth and third. Sa B minor, sig lang na pattern. Strum nyo na lang. Ulit natin. Back to D major 7. So dito na tayo sa second half ng outro. Kuha. Fifth, fourth, third, first, and second. Again. Tapos sa F sharp minor 7. Then B minor. Ganun yung pattern niya. So may riff siya na ganun, no? So sa una naka B minor 9, 2 mute 2 and 2. Play natin yan. Slide, 2nd string. Then back to 2nd fret. Then pull off. Tapos play niya yung open na 1st string. Then yung last chord. So, ipa rin naman yan guys. Ito lang ipipay nyo. 4th, 3rd, 2nd, and 1st string. So, downward. Then, slide nyo itong 4th string. Tapos, sundan nyo siya ng 3rd string. Tapos, tapusin nyo yung song sa chord na Asus 2. So, kung gusto nyo ma-challenge ng konti dito sa last part ng song na to, pwede natin palitan itong Asus 2 ng A major 7 ng scale. So, ginaya ko lang yung gitarista ni Bugoy ulit, no? So, open 5th string, 4th string, 6th fret, 3rd string, 6th fret, 2nd string, 5th fret, 1st string, 4th fret. So, downward, tapos slide natin itong 1st string papunta sa 5th fret. Move nyo yung 1st string 2nd fret, slide again to 4th fret. 2nd string, move nyo sa 5th fret. Yan, yung 3rd string, 4th, 2nd, then 1st. So slide lang siya. Tapos yun, yung 4th string, 2nd fret,
Asus ko na yun, guys. Ah, yun natin, yun, mabagal lang. Mabilis. So that's it, hanggang dito na lamang si Jampayan. Yeah, kung medyo nabibilis ka ngayon sa ibang part ng tutorial, pwede namang balik-balikan nyo na lang. Madali lang na mga sumitag na tayo sa screen, kaya susundan nyo ng maigi yun. At sa plucking pattern, pwede nyo baguhin yun. Feel free to experiment, kaya nang bahala dun, basta yun. Sasakto lang din sa aso. Magkita-kita na lang tayo sa next tutorial natin. Don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell para updated ka sa next tutorial natin. So, peace out!